Diyos na may-ari ng buhay namin at lakas. Nag-aalay kami ng maraming pagpapasalamat sa iyo. Mahal mo kaming mga anak mo. Hanggang sa pagkakataong ito, taglay namin ang buhay namin at lakas. Igit sa lahat na aming ipinagpapasalamat sa iyo, nananatili kami sa banal na kahalalan na minsan ipinagkatiwala mo sa iyong mga hinirang. Sa pamuguna po ng 2 linggo mo na nakatakdang ikasal sa pagkakataong ito, salamat ng napakarami sa iyo, Ama. Isa-isang dinala mo kami sa iyong tahanan para saksihan ng banal na pagtitipong ito na dahil sa pagsusuyuan nila, pagmamahalan at pagmamalasakitan, nagpasiyang magpakasal sa loob ng iyong banal na iglesia para tanggapin ng mga biyay at mga pagpapala na kailangan po ng 2 linggo mong naririto, paglusong sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Inihiling ng kapulungan ito pagka itinuturo sa kanila ang iyong mga payo't saway na siyang magsisilbing tali at buklod ng kanilang pagsasama. Ito naway itatakbo sa kanilang puso't isipan itong lakaran ng mga lingkod mo, sa gayon maging matagumpay ang kanilang pagsasama, magbunga ng mga biyay at mga pagpapala sa kapurihan ng banal mong pangalan. Matagal nilang hiningi sa iyong sandaling ito, sumasampalataya kaming lahat na narito, maglalaan ka ng mga pagpapala na kinakailangan nila, maging lahat ng sumasaksi sa banal na pagtitipong ito. Panginoong Hesukristo, patuloy mo kaming ipamagitan sa Ama. Alalayan mong bawat isa sa amin, lahat kami makapanatiling naglilingkod. Buhay ang aming pag-asa, Ama. Saksi ka sa pagtitipong ito. Salamat sa iyong pag-ibig, maging sa malasakit ng iyong pamamahala. Lahat ng ito, pakiusap po namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ang pagkakasal ay isang banal na gawain at tayo ay nagkakatipon sa harapan ng ating Panginoong Diyos para pagbuklo rin si kapatid na Emerson Baluyot at kapatid na Michelle Go sa pamamagitan ng sa unang aklat ng Biblia sa Genesis na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ng lalaki mag-isa. Siya ay ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawat ng bagay upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanikanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magagpakahinahon, magagpakalinis, magagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kanikanyang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng ikinakasal. Tending ka bang sumasang-ayon sa harapan ng sagot ninyong dalawa? Nakatalaga ba kayo na ito'y sumpaan ngayon sa harapan ng Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungan ito? Ano sagot ninyong dalawa? Kapatid na Emerson, tinatanong kita, tending ka bang sumasang-ayon sa harapan ng Diyos at nagnariritong mga saksi na kunin si kapatid na Michelle na maging iyong tunay na asawa, na siya ay iyong iibigin at pagbibitaganan, iyong pakababahalin maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Ano sa kanya? Mababang yung kanang kamay, kapatid na Michelle, matikas mo yung kanang kamay. Kapatid na Michelle, tinatanong din kita, patay din din ba iyong sinasakayunan? Natanggapin si kapatid na Emerson na maging iyong tunay na asawa, na siya ay iyong iibigin at igagalang at mabubuhay ka kasama niya sa buong pagtitiwala at pag-ibig, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawaan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba
ay mananatili ka sa kanya habang kayo ay namumuhay. Kapatid na Emerson, sabihin mo kay kapatid na Biciel ang pag-uusap niyo. Tingnan ninyo ang isang isa. Sapat na marinig ninyo at ang mga saksi at inyong nasa biglaing. Sabihin mong akong si pagitid mong pangalan. Ay kinukuha kita pagitid mong pangalan. Na maging aking tunay na asawa. At ako'y nagagakot nakikipagtipan sa iyo. Sa harapan ng Diyos at ang ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa mapaghimalay tayo ng kamatayan. Ito naman, kapatid na Biciel, sabihin mong akong si pagtitipong pangalan mo, ay tinatanggap kita pagtitipong pangalan niya na maging aking tunay na asawa, maging tunay na asawa, at ako'y nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal, patapat na asawa, sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Naway, ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Emerson, mangyari, kunin mo ang singsing na ito at bago mo isuot sa kaliwang palasingsingan ni kapatid na Biciel ay iyong sabihin sa kanya. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Suot mo sa kanyang singsing. Mangyari ko rin. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalan katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Biciel, mangyari ko rin po singsing na ito. At bago may suot sa kaliwang palasingsingan ni kapatid na Emerson ay iyong sabihin sa kanya, ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Suot ko sa kanyang singsing. Bayaan ang mga singsing na ito'y maging tatag ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan at katapatan sa isa't isa na sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na inyong narinig, mula ngayon ay natatalian kayo sa isa't isa hanggang sa kayo ay papaghiwalayin ng kamatayan. At yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo ako sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo sa loob ng Iglesia ni Cristo ay ipinahahayag ko na kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ama naming Diyos, nag-uumapaw sa kagalakan ng aming puso. Umayag kang matupad sa dalawang lingkod mong ito ang lahat ng iyong mga kalooban. Sinasampalataya na namin, ikaw amang pinanggagalingan ng biyay at magpagpapala
Ito po ang hinihingi ng kapulungan ito na siyang iregalo mo sa bagong mag-asawa. Alam namin ang paglusong sa buhay may asawa, darating sa kanilang mga pagsubo, darating sa kanilang mga alalahanin, ang mabibigat na mga suliranin, darating din ang kapighatian. Subalit pagka ang mag-asawang ito, nakita mong nagtiklop ng kanilang tuhod, umusal ng panalangin sa iyo, hiningi sa iyo ang mahalagang basbas at ang lunas sa mga kapighatian sa langit na iyong tahanan. Ito sanang ipagkaloob mo sa kanila, alang-alang sa kapayapaan nila, sa kapanatagan ng kanilang pagdadala ng buhay. Sa hinaharap na panahon, basbasan mo sila't pagkalooban ng mga supling na magiging kaaliwan ng mga magulang sa kanilang pang-araw-araw na mga paggawa. Higit sa lahat, inspirasyon namin pagka kami naglilingkod sa iyo. Bahala ka na sa mga anak mong naririto, gawin mo silang patatag, gawin mo silang mananampalataya. Ihanay mong kanilang sambahayan sa mga sambahayang patatag at palagi nagtatagumpay, nananatili sa matibay na mga paglilingkod sa iyo. Ano man ang masagupa, ano man ang mangyari, tatayo kaming lahat sa panig mo at sa panig ng iyong pamamahala. Pagka ang mag-asawang ito, sakasakali darating ang sigalo, darating sa kanilang mga bagabag, itayo mong parang magulang ang mga piling saksing naririto na makapagtuturo, makapagpapayo sa mag-asawang ito para sa gayon tumibay ang kanilang pagsasama, lalong umalam ang pagmamahalan alang-alang sa sambahayan na ipinagtiwala mo sa kanila. Baspasan mong kanilang mga magulang. Salamat ng napakarami sa iyo. Saksi sila sa pagkakataon ito. Huwag mong lilimutin ang magulang na ipinakilala mo sa mag-asawang ito. Sama mo sa iyong pagpapala ang kanilang mga kapatid at ang kanilang mga mahal sa buhay. Dumaloy ang paglingap mo. Manatili kaming naglilingkod sa iyo. Panginoong Hesukristo, luklukang kanangaw at mga biyaya, bahaginan mo po kaming lahat. Makapanatili kami sa maalam na mga paglilingkod. Ama naming Diyos, buhay ang aming pag-asa. Narinig mo po ang aming mga panalangin. Binasbasan mo po kaming lahat, lalo ng bagong mag-asawa. Ikaw, Ama, ang mananatili, nagagabay at papatnubay sa kanila. Lahat ng ito, panalangin namin sa iyo sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Thank you.
Thank you.